showbiz fanatics dahil sa mga inilabas ni Miss Catherine Bernardo sa social media, kampo ni Daniel Padilla na windang. Abay, totoo nga ba na si Catherine ay sasabak na rin sa isa sa pinaka top rated program, primetime program sa TV5. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, ito na nga pag-usapan natin dahil kamakailan lamang ay nag-post itong si Miss Catherine Bernardo sa kanyang official Instagram account or sa social media ng ilang mga photos kung saan sinasabi na nga na kaya daw nagagawa di umano to ni Catherine Bernardo dahil wala nang Daniel Padilla sa kanyang buhay. According po sa isang online news, sa Abante News, it was posted last February 29, 2024, sinasabi ng titulo na ito na wala na kasing Daniel kaya Bernardo katakam-takam ang mga ipinopost sa social media. According po dyan, ang bongga talaga ni Catherine Bernardo. Aba, pasabog ang abs niya sa pictures na ipinost niyang ito Webes ng umaga. Grabe ang kaseksihan niya sa kanyang black outfit. Kahit nakapantalon siya, ang top naman niya ay talaga namang halos yung bumper na lang niya ang natatakpan ha. Sabi nga ng isang nakachikang namin, katakam-takam nga daw ang mga ads ni Catherine. Nakakaiba talaga ang kaseksihan ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Na for sure raw nagagawa ni Catherine na magsuot ng mga ganitong klase ng outfits dahil wala na daw Daniel na magbabawal pa sa kanya. Ang maganda pa, kahit labas ang kaseksihan ni Catherine ay may class pa rin ang dating niya ha. Ang bonggang-bongga ng mga kapamilya actress. Online world nga pala ay grabing pinag-uusapan ng mga pictures na pinost ni Catherine, pero dahil limited lang ang pwedeng mag-comment sa kanyang post, ilan lang ang nakapagpalabas ng kanilang paghanga sa kanyang kagandahang at kaseksihan. Si Melay Cantiveros ang isa sa nag-comment, sinabing guwapa kaayo. Naku, talaga naman beautiful si Catherine ha. Anyway, marami na rin ang excited para sa next project ni Catherine, ang Elena 1944. Sabi-sabi, isasabak daw sa 50th Metro Manila Film Festival ang pelikulang iyon ni Catherine. So yun naman po talaga yung super kaabang-abang pagdating po dito kay Catherine Bernardo, kasi may kita natin talaga na talagang pinapakita niya na all out na po talaga siya sa SOCMED. Kung tutuusin kasi, kaya naman talaga niyang gawin yan. May katawan naman si Catherine, maganda si Catherine, napakaganda ng mukha nito, napakaamo ng mukha niya, no? Kaya naman talaga namang medyo nawiwindang ang ilan sa mga hindi kasi tayo sanay na nakikita siyang ganyan. Tapos meron pang mga videos na nagkalat ngayon sa SOCMED na tila baga talagang nagwawala si Catherine, no? Nag-enjoy po siya sa kanyang buhay pagiging single. And syempre iniintriga yon. Para lang po sa kaalaman po ninyo, pag nasa diskuhan kayo at nasa sayawan kayo, lahat na ata ng sayaw gagawin ninyo. Eh yung iba po hindi talaga nakakaunawa at hindi naiintindihan yung ginagawa ni Catherine. Tuloy ng ilan, dahil daw po si Miss Catherine Bernardo ay nagre-rebelde daw di umano dito kay Daniel Padilla, kasi noong mga panahon niya si Daniel kasama niya ay hindi niya nagagawang magbisang ganito, magsayaw ng ganito sa nang naka ganyan, 'di ba? Parang naka-tube lang siya kasama ng kanyang mga kaibigan. And this time, at eto na nga no, dahil may paglilinaw po tayo patungkol po dun sa isang photos na kumakalat ngayon sa social media kung saan itong si Miss Catherine Bernardo di umano ay naghahanda para sa panibagong pagsabak niya sa isang primetime teleserye na top rated primetime teleserye ngayon. Kasi pinag-uusapan na ito daw si Catherine Bernardo ay papasok po sa teleserye ni Mr. Coco Martin na Batang Quiapo. Kasi pinag-uusapan noon na dapat si Julia Montes, pero may mga nagkomento na wala na daw bang ibang pwedeng ipasok, bakit daw puro si Julia na lang. At kapag pinasok na si Julia, ibig sabihin daw nun patapos na ang teleserye. Pero this time, ito na nga, no, dahil memang ito po yung mga kumakalat na news na si Miss Catherine Bernardo di umano ay magiging kabilang na sa teleseryeng ito. Upon researching, wala po tayong nakitang any news about it. At tahimik din po ang ABS-CBN at Star Magic patungkol sa bagay na ito. And wala pa rin naman pong nilalabas ang Batang Quiapo. Meron silang panibagong ipapasok na karakter
Joker sa nasabing serye. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at inyo pong mga naisabihin or sinabi or reaction sa ating last update. Magbasa tayo. Sabi po ng isang user. Sabi ng isang user, I want to see Jericho Rosales acting in TV or movie with whoever leading lady is my top most actor in the Philippines. But if pong mabigyan ng chance to work with Catherine Bernardo, that's good. Basta magandang materialis, for sure papanoorin. So marami rin naman po talaga ang may gusto na makita nga, no, sa isang frame or makita na magkaroon nga ng proyektong isang si Catherine tsaka si Jericho. Pero meron din namang mga ayaw kasi para silang magkuya dun po sa isang teleserye or isang proyekto na gagawin. Sabi ng isang user, Karma said, a time will come in your life when someone people will regret why they treated you wrong. Trust me, it will definitely come true. Ito po yan. That's the law of karma. If somebody did bad to you, so darating yung panahon na ilalagay siya ng Diyos dun sa isang pagkakataon kung saan, kung paano niya tinrato yung ibang tao. Yun po yung sinasabi niya dito. And sabi naman po ng isa pang user, iyan nga pong sinasabi ko, iisa ang kumpanya or management nila. Saka alam niyan ni Catherine na may girlfriend na at hindi siya tulad ng ibang girl na nanunulot ng lalaki. Mga kasamahan sa trabaho lang relasyon nila at walang intimate or love na usapin. Masyado lang binibigyan ng kulay or issue ang kanilang ganap. Tama naman sa parte ni Donnie, dapat palaging kasama si Belle para walang intriga. Wawa naman si Catherine naman ang may sala. Okay lang yan, aapihin nyo si Kat para lalong mamayagpag. Ayan. So ito naman po yung kanyang komento, no? Dahil ang dami po kasing nambabash talaga kay Miss Catherine. Pero lilinaw naman po ng kampo ni Catherine na wala po siyang balak na agawin or maki-butt in sa tambalan ng Don Bell kasi alam naman ni Catherine Bernardo ang possible na mangyari, 'di ba? Syempre fan-based na po si Don Bell. Eh. So wala na po siyang ano diyan. And sabi pa ng isang user, yan ang dapat marunong kang lumaban, idol. Go 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 Catherine. Wag mo na munang pansinin yung mga manliligaw na yan kahit yan si Daniel. True. Parang wala pa naman din panahon si Catherine sa mga ganitong klaseng bagay kasi kung talagang may panahon siya sa mga boys, doon pa lang na talagang nagkakagulo na sila ni Daniel last year pa 2023, dapat nagpalit na siya, diba? Kasi sabi nga ng kasabihan, for you to forget a man, you need another man. Sabi po na yan ng mga kasabihan ng mundo. And another comment, sabi naman po ng isa, Miss Shirley Subuma, dapat lang yung mga bashers mo, kala mo ang gaganda at gwapo. True, yung mga bashers, eh, nakala mo, kung makapagpintas dito kay Catherine, eh, kala mo narating na nila yung narating ni Catherine. At ang akala mo, sobrang gaganda. Diba, kapag chinek mo yung mga photos, ay nako, ewan na lang, bahala na sila. And of course, sabi na I love mahal, huwag kayong mag-alala fans ng Don Bell dahil cut din lang sa kalam. So, chillax lang kayo, ah. Yan. So, ito naman po yung mga nag-aabang na mga cut din na mga talagang nag-aabang para po sa kanilang proyekto together. So, let's wait and see na lang po. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, The Eds TV. God bless everyone.